Hello, hello guys! Welcome back sa ating YouTube channel, Pisunit Gaming YT. So, yesterday guys, pinublish ko yung video na nung kinonvert ko yung Ryzen 3 3200G sa Pisunit. So, from desktop, naging Pisunit. So, ngayon may nagtanong po itong si John Oliver Centeno. Shout out po para sa you, sir! So, magkano daw ang inabot ng isang unit na ganito? So, balak din daw niya gumawa. Okay, sir. So, eto na ang sagot sa iyong katanungan. So, yung tabletop natin is 1,800. Bale, ang tawag dito, naka-universal coin slot na rin siya. So, 1,800. Then, yung monitor natin, guys, second hand lang. 1,800. Plus 1,600 yung sa monitor natin, then yung gigabyte board plus yung processor natin ay 8,400. So nabili ko po to guys sa PC Configure sa Tarlac sa yung Team Elite. Actually guys, yung Team Elite na memory mura na siya ngayon, nasa 1.8 plus na. So dati bili ko 2,000. So 2,050 including shipping fee. Yung Kingston guys nasa 900 plus, pero plus shipping fee nasa 1,020. So itong Kingston na to nabili ko naman sa Shopee. Yes, Shopee. Plus 1,020. Yung hard drive natin guys, 500 GB. So itong second hand po ito. Tapos yung power supply natin guys, brand new na generic. So nasa 500 po yun. So ang ano naman natin guys, headset natin is ganito, yung Dota 2 na Bad Wolf. So nasa 360. Then, etong keyboard and mouse natin, Rock B2, tsaka yung Kildap pala yun. So, yung Kildap natin, hindi ako magkakamali, nasa 850 ba? Actually guys, meron na to 790 sa may ano, PC, ayun, PC Configure, Easy PC, online, kaso walang stock. So, ang bili ko dati, 350 ito, kung hindi ako nagkakamali. So, nasa 850 dati, yung bili ko. So, plus 850. So, 17,330, may kompleto na. So, ang kailangan na lang, yung pagpapatungan na table. So, depende rin guys, pag gusto nyo ng tabletop or pag gusto nyo ng arcade top naman na Pisunit box, pwede rin. Pero mas mahal yun ng mga, 1,000 siguro or 1. So, pag gusto nyo naman guys, lahat ay brand new, pwede rin naman. So, itong build ko kasi, semi brand new siya kasi ang second hand, yung monitor, tsaka yung ating hard drive. Pero pag gusto nyo naman ng brand new lahat, so mag-a-add lang tayo. Plus 1,000. Yung monitor kasi guys, ang alam ko yung 19 inches, nasa 3,300. So mag-a-add tayo ng 1,700 pag gusto nyo ng brand new. So, yung total niya guys ay 17,330 plus 1,700 pag gusto natin ng brand new monitor, tapos plus 1,350 pag gusto natin ng brand new na hard drive.
So, abot siya guys ng mga 20 pag gusto niya ng brand new. So, pag second hand naman, nasa 17,000. So, parang nakasave kayo ng 3,000. 3,050. Pag nag-ano kayo, yung semi-brand new lang. So, pag brand new all, 20,000. 380. So, itong Ryzen 3 3200G guys ay iba po sa Ryzen 3 2200G. So, ito pa yung nangangailangan din ng BIOS update pag tayo ay mag-gigabyte na 320. So, pwedeng ipa-update na natin sa pinagbilan natin para hindi na tayo magka-problema. So, ayun lang guys. Eto, pag gusto mo all brand new, abutin ka ng 20. Pag second hand, semi brand new, nasa 17,000. So, naka SSD ka na nito guys. Sobrang bilis pag mag-start. So, ipapakita ko lang sa inyo guys kung gaano siya kabilis. Okay guys, ipapakita ko muna pala yung specs para makita nyo rin. So, eto. Naka 8GB RAM tayo pero ang lumabas lang ay 5.95 Ryzen 3 3200G. So, tignan natin yung bigay niya sa graphics naman. So, wait lang guys. So, actually guys, ito palag-palag na to sa PUBG. Kaya rinay ko sa PUBG na yung Steam medium settings, kayang-kaya naman. Basta wala lang kasabay na walang kasabay na mga application. Basta yun, game lang, yun lang. So, yan, tingnan natin. So, ang installed RAM memory natin ay ang lumabas ay 6. So, tignan natin sa display. So, approximately total memory niya ay 5. So, sa display VRAM, 2GB, ang shared ay 3. So, malakas-lakas na rin to guys. Hindi na kailangan ng video card. Pag ang lalaroin lang naman ay yung mga ganung games, 2K19, kayang-kaya ng ultra settings, ROS, ultra settings, smooth, kahit dun sa ROS na ultra, smooth din. Yung sa Dota 2, pag nasa best settings, medyo malag, siguro i-adjust lang. Pero, gagawa ko ng separate video para doon. Sa PUBG Lite, guys, maganda ang settings nito pag sa high settings lang. Pag dun sa ultra ng PUBG Lite, medyo blurry siya eh. May time na yung Apex Legend, guys, hindi ko pa na-install. Yung Fortnite, mid-settings, kaya din. Siyempre, Crossfire, kayang-kaya. Yung high Cyber Hunter, sa pinakamataas na, kayang-kaya. Nagre-range yung FPS niya sa 58, 60, ganun. Pero hindi siya lumalagpas na. Same din sa ROS, ganun din lang yung FPS niya. Lalo na pag sa in-game. So, yan lang guys. Update ko kayo next time regarding dun sa mga games na mag-benchmark tayo ng ibang games para makita nyo rin. So, thanks for watching guys. See you in my next video. Bye-bye.